ngayon, pag narinig nila yung kanta, alam nila yung kanta, pag na, ay, siya pala yung kumanta noon. How do you feel about it? Siyempre, ano ka, honored ka in so many ways. Pero ang explanation ko doon, why? Kasi nga, gumagawa naman ako kanta, hindi para sa akin, hindi para sa inyo. Kasi bin, yung the word sa inyo, meaning, kung tinamaan ka dyan, ano man edad mo, dahil ginawa ito para sa iyo eh. Mararamdaman mo yun, ako po ah. Diba? Okay. Kunwari, kinanta man ni Noel Cabangon, hindi makikilala ng millennial yung kahit kinabuo ko. Tinamaan si millennial. At saka niya lang maintindihan, sino nga ba? Yung pala, kinanta pala to years ago. At saka niya lang madidiscovery si Ray Valera. Looking yun back ha. Yun. Correct. Pero before that, yung kanta na nagsalita sa kanya, di ba? The kanta itself, yun munang nakipag-shake hands. At saka na lang niya ma-realize, ah, doon pala nang galing yun. Pero yung kanta muna, ang naulang, nakilala. Niya because it speaks to them. Yes. Yun yun. So, sa mga singer na lang ngayon, sino nakikita nyo o may nakikita ba kayo na parang somehow eh medyo pwedeng sumunod sa yapak nyo? Ayoko kasi sige na po, okay lang. Iba si Rico Puno. Iba naman si Marcos. Si Jesus. Yun nga eh. So, si Ray Valera ang pinag-usapan natin. But he never wrote songs eh. Ikaw lang yung... Diyak ko pala. Singer-songwriter. Mahirap yung singer-songwriter. Maraming singer. Kung ang Pilipinas eh mayroong 200,000 na singer. Mayroong ang composer siguro 100,000. Siguro yung nagtagal eh, mga mabibilang mo sa 20. Okay. So sa 20 na yun. Siguro yung buhay pa eh, baka 5 na lang. So sa 5 na yun, wala kayo nakikita. Medyo... Salamat ako, isa ako. Okay. Pero sa mga generation ngayon, wala kayo nakikita. Parang pwede sabihin natin, pwede hindi naman, not of course. Not Ellie Buendia, you won't count. Iba naman kasi ang style ng songwriter. Si Ellie Buendia, iba style niya. Yeah. Para sa kanyang panahon, sa kanyang crowd, sa kanyang ano mga... na kaedad. So, iba yung generation na yon. Siguro years later, mabubuklat din naman yung mga kanta niya eh. Magiging classic, gano'n, di ba? Pero sa ngayon, siyempre, maanatin nga, tatagal ba itong kanta na to? Years from now, makapagsasabi lang ay yung ibang generation. Okay, when we say singer-songwriter ngayon, parang ang, well, pumapasok sa isip na marami, Ogie Alcasid, how do you react on that? Okay naman si Ogie. Ano yun? Isa sa mga natin yan, mga, about a prolific songwriter, taga Batangas. Mga kakampi na natin mga Batangay. Tsaka, pero kung masasaya mo talagang meron talagang angas, na Shelly Buendia. Yeah. Mga sira ulo. Nagawa na ibang kata. Tip ko lang eh. Bakit ba? Yan mga kailangan natin, mga sira ulo. Nung panahon ko, kami yung sira ulo. Yan natatanungin ko sa iyo. Kasi yung panahon namin, inabuto namin sila Eddie Peregrina. Yung mga English, sila Victor Wood. Oh, kumala na yun. Kami, sina Mike Hanapol, mga siraulo, nag-rock ng Tagalog. Naalala nyo, yung panahon na yun, na iba. Oo. Sila Haji Alejandro at si Rico Puno, nag-ano, una muna ang ginawa niyan, English na Taglish. Kennedy, ala-ala, di ba? Mga siraulo. Ngayon, at saka na lang na-establish ngayon yung puro Tagalog, di ba? Pero at that time, iba yung ano, iba yung music industry at that time. Kaya ang kailangan natin maging yung mga siraulo. So, ano pang pangarap niyo sa buhay? Maging siraulo. Ano pang pangarap niyo sa buhay? Ang dami niyo ng achievement. Ay, ano ba? Makapag ano pa, share pa sa, ano, sa aking audience. Sa sikat ka pa ng kanta?